lang sa ano mo. Pero may timing is kasi, which is kaya-kaya manipulate dito ng Aura PH. I'm voting Aura PH then. Pero bantayan mo. Bantayan mo kasi talaga pag na-shutdown yung link then, doon. Doon tapos ang boxing. Yung buffs. Bantayan natin, ating mga manunood, ang ating ikalawang laban for this last series. Silipin natin yung mga buffs na yan kasi dyan talaga magkakaroon ng napakalaking point of contention. Definitely, Shin. At dahil dyan sa mga buffs na yan, kailangan mo ang retribution. I like the decision from BSB on having this one plus having the vengeance. It is a huge, huge counter to the Balmond and sa Yishun Shin na din. So ngayon, poprotektahan nila na todo talaga si Drix dito. This is it. But mind you, master si JP ng Ling and he knows. Ang maganda kasi kapag master mo yung hero, alam mo rin paano counter. Siyempre naman. Parang alam mo yung mga advice, love advice na pinagpo-post ng tropa mo. Alam mo talaga kung maka-advise matindi pero sa totoo lang para sa kanya. Siya din yun na. Siya din yung tatamaan eh. Siya din natamaan talaga. Kaya kayo guys, pag may tropa kayo na nag-love advice, sila yon. Sila yon. Maniwala kayo. Speaking of advice, si Grid actually ay na-advisean na hindi ka pwede dito. Ginagawa niyang million. But Wilson. Pwede mag-win si Wilson. Gusto na lang ni Wilson makaisa. Damage ka na siya day. Completed the kill. Grabe yung pustuhan pang gulangan talaga. Man, yung pustuhan kiluwa. Man, I hope that we get the replay on that one kasi sobrang high level play nung juggle nung Aura PH nun. They let Rapplesia in. Alam nila na pwede pa mag 3 hit si Rapplesia just to get Wilson. Kabisado nila yung juggle ng Torre din. Pero ano, ang ganda pa rin nung sagot ni Wilson doon. At least naka-play niya. And just everyone actually, most of them, the 2 out of them yata walk away na isang tira na lang talaga ng Torre doon. Bulado. Testament nung delay na ginawa ni, ano, ni Wilson. There you go. 100 lang ang kalamangan ng Aura dito. Drix is now having the time of his life. Shinbu. Pwede siyang pumatay dito actually. Pwede na sila maging agresibo. They have the Angela ultimate right now. Yeah. Anything can happen na hindi na pwedeng basta gumamol. Yung Aura dito kasi basta gilid eh. Hindi sila pwede basta mag-pick off, no? Pero pwede silang mag-antay ng pagkakamali. Yeah. Pwede nila kasing hintayin na sumanib bigla si Trevor to someone tapos iba yung targetin eh. So kailangan din maging patient ni Trevor dito. Meanwhile, speaking of patient, Kapon natin maulit. At speaking of mistake, actually paycheck yun. Blade of Tempest already burned. Nasaniban na rin ha. Konting atras lang pero pwedeng i-re-engage yan. Ang lalim ni Ana. Nagmamalalim. Mga kaibigan, that would be it. He has been slain ng ating Esmeralda Kill DJ. But of course, the turtle naman ay nabigay yung pwesto para sa BSB. Face lang ba? Kailangan na nila yung turtle na to dahil kung hindi, hindi magiging worth yung sacrifice Nawa ni Ana. Kill DJ, umiikot. Oh my God! Nasig yung parin naman. That is well done para kay Drix. That is okay. At least, nabawasan ng onte yung ng BSB yung pwedeng punish na yatid ng Aura. Aura knows na nasa death timer pa si Ana that time. So, still, props to the retribution nagmumula sa BSB. But man, Aura PH, that was close. Too close for comfort on their side. But man, another one. Pretty man, gang talaga para kay Wilson. Mukhang si Wilson yung nire-respeto talaga dito ng Aura PH, no? Respetado si Kuya Will. Uh-huh. Si Kuya Will na ang nagiging... Ang napopompiang eh. Brute force breastplate available for Kiluwa siya. Mas lalong haharap lang itong Balmond. At sa puntong to, malakas talaga yung Balmond. Bumati na kagad si actually si Drix along with Ana Tagupan na Diver. Kasi yung BG din na yung man yun. Ladies and gentlemen, he stayed awesome. Gotham, yeah. Ana. But the plan was to push that tower and Kiluwa KLBJ, what he did, nag-Falling Star Moon siya not to stop the two heroes but to get the minions
para still buhay pa rin yung tower. And tingnan mo yung ginawa ni Grid. Punta agad doon. Bawal natin tong ibigay. Get that cannon. Basagin natin yung mid. Basag yung bot. Tayo pa rin ang in control. 1k gold lead. I mean, that's a gold lead pero yung mapa. Laki. And that's the problem. Ang daming entrada na pwedeng makalapit dito sa frontal map. Good thing Drake secured the third one for the cycle. Oh my, hindi kasi nila na burst si Kiel BJ. Sana story ako nabasag yung baba. This is looking dangerous right now for team BSB dahil online na din si JP and si Rapisha. Umiikot-ikot na. Meanwhile in the bottom side, Kiel BJ is the target. Pinakababayan ha? Drake dito sumayaw pero actually yung plan si Kiluwash. Tingnan natin dito, inalog si Rabunutan pero brute force breastplate. Takoras pa na mag-sticker dyan under the turret pero wala nang survive si Kiluwash dito. Down for the ultimate at what cost? Tingnan natin, oh, men! Lalapat! Tingnan natin, JP Blood Plus pinagtapak dito. Takbo si Drake, nakuha na control tapos traceless din. Pero ba sumali? Yes, he will be. Sinusustain siya pero tower dive din. At nag-boot si Grid sa may Gently Wind. Trevor naman na napa-flicker up. And Wilson was able to answer. Wilson was able to devour and give a shutdown against JP. Grid with Wilson. Kiel BJ sa likod doon. Hinarap ni Ana, nilapitan ni Kapwan. Sa likod naman may support ni Trevor dyan. Hunat pa ni Kiel BJ. Walang makunat sa marami pero enough may panghinto. Dito yung Curse of Throne ni Grid. They need to chase this but okay, they... Sabi nila, teka, safe na lang. Kasi mukhang si Grid pa din yung manggagamol dito na lumi-strike si Kiluwash lang, donk! What? Oh, hindi pa pala ka po. Sabi ni Grid, ba't kayo nagbaback? Ba't kayo nagbaback? Labanan niyo ko, sabi ni Grid. Shut down. Oh, shut down. Ano yun? Ano yun, no? Mountain Shocker kill yun, no? Oo, Mountain Shocker kill. Okay, wow. Nako, si Jumong. Dalilang layunin. Kapanan ng dragon sa may mula sa may langit. Let's see here. Of course, Kapwan and Ana, wala silang ngayong pag-frontline. Tol, you're officially in the mid-game. And these are heated fights that we are witnessing. Yeah, man. Kung makikita natin kanina, yung bottom side, ang tagal nilang nakuha si Kiel BJ, si JP dito. Kala niya siguro Ling din yung hero niya. Nagulat na lang tayo, nasa baba din siya. And sinugod niya yung apat. That was actually good outplays coming in from BSB. Oo, BSB, doon sa bottom lane kasi nakakapatay sila ng iba pero biglang nag-play safe to the point na sabi ni Grip, teka, di pa tapos flash, lapit nice pa ulit. Nice catch doon, alam nila na ba yung traceless ni JP, tapos ang lapit na, boxingerong malapit, kita nila yung malapit, you get greedy here, he went for the combo, down for Drake's, turn it, hindi pa rin, masyado naman talaga makunat, enough in defenses, enough plus enough yung kanilang damage para rin makuha si Grid dito, roughly siya na lang babody block, lapit dito si Ana, do you wanna build a snowman, dito naman of course tumalong din dyan, Kiel BJ, at sunod si Kapwan, pero hindi na yung papansinin, roughly siya natatalon din. Doon sa kabila, ang ganda ng hula. Bouncing ball, sumali si Ursa Warrior. And let's see here, as... Yan, ako. Nakatakas na si Kapwan. Parang patintero. Parang patintero yung ginawa ni Raplesia. Yung alam mo yung sa patintero, nasa dulong-dulong ka na. May humata. Tapos bigla kang tatalonin na sobrang layo. Ganun yung ginawa ni Raplesia. Men, I like what BSB is doing right now. They really need to force these fights. Yes, it seems like Aura PH is dictating the fight. Nang si Sindak, ang nangyayari BSB nagkakaroon lang ng mga overextension sa towers. Yeah. Pero mas okay to. Mas okay to kasi at least alam mo yun, natatabla nila, napapantay nila yung wing. Kasi nagmainit si Ana dun eh. Pero ito yung sinasabi ni Wolf kanina pa, that Aura has the tendency to overcommit on their CC tactics. Yes. And that would be of, nagsimula nung nahuli si JP. Sinabol na lang. Ito na yung pagmamahasim ng BSB, no? Pero okay ito eh. Pero okay lang rin, no? Kasi, well, warranted si Kiluwash yung gusto mo patulan eh. Pero mission din ni Kiluwash talagang palalimin yung mga taga-BSB doon. So, you know, we have a series, guys. We have a ball game. Turrets are getting even out by BSB. They're starting to move the outer turret series. May gitna. I think it's the better option for team BSB. Fight fire with fire na talaga. Kasi ang kunat ng lineup nila dito, Aura PH, kailangan nila respetuhin yung shields, yung lifesteal, and yung stuns na meron ang side ng BSB. Aura PH, pilit nilang
ginugo itong bottom side. Meanwhile, BSB lagi yung nag-overchase. For BSB, ito na, bantayin mo na nga. Black Dragon Orb. Nakuha, hagit ka green, ni hindi siya pina-ult. Wilson naman, paikot-ikot. And here comes Ana. Ladies and gentlemen, let's see here. Mega kill, secured again ng ating Ling. Habang pinakaharap naman din si Ana dumidiin. Pero that's it, alam na ng Aura. Alam na ng Aura, they know kapag yung trend palayo na sa kanila. At alam na din ng BSB na kaya na nilang lumamang the heals from the Angela. Ang daming pwedeng kapitan. Hindi Angela Ling, Angela Yuzong, Trevor on the Black Dragon form. Hindi kaagad makakapatay si JP Chinbu. Kahit sino man sa side ng BSB, Angela lang. He really needs to target that Angela. Kung hindi, yung sustain is way too real for BSB. That was a free objective for BSB. What they need to do is to utilize this and control the minion equilibrium dahil lagging in favor of Aura. Ito na, sinimula na ni Drix. Bobby Drix, man. 6-1-3 pa rin to. At again, without any direct counter talaga onto a Ling. Yes. He will flourish. Pero alam natin yung plateau, no? Alam natin yung plateau ng Ling, eh. Pwede mong idaan sa kunat, no? Pwede mong idaan sa kunat yung Ling, eh. Siguro yun yung kwento. Pero ang problema dito is si JP, eh. Pwede siya pero ibewag ng panghuli ng mga BSB, eh. Kailangan mag-ingat din si JP talaga. Kailangan talaga, at hindi mahirapan si JP, pumatay na, eh. Angela lang ang kaya niya patayin agad, eh. Kapag yung Ling naunahan niya, baka pwede. Pero yung crits niya, pwede naman. Basta free hit. Basta yung crits niya. Ang problema si Kapwan, ang ganda rin pumuesto ni Kapwan. Totoo. The spots are real and BSB showing up in game number 2. Shinbu, gusto nating mangyari yung mga ganito. Mainit to. BSB, it seems like an upset, ladies and gentlemen. Pwede airstrike para kay Greed. Ang nangyari pa kanina, perfect yung na-target ng BSB doon sa sabay-sabay nilang pagpasok ng Black Dragon form Blanch Force, eh. Si Greed yung nasa gitna ng bush na naunang namatay, nawalan ng control bigla yung sa damage. That was a very nice punishment there by BSB on Greed's positioning. Actually, kakaiba nga, eh. Hindi nagpapahuli si Greed. Medyo una yung ano niya, Parsa. Una Parsa niya. Parsa, eh. Matapang, eh. Dun, ito yung pwede mong i-punish talaga yung Aura. And this kind of cheesy positioning. Ang problema, mabilis yung Aura makarealize na talo sila. Hindi sila auto ML, alam mo yon. Gets nila, eh, na oops, bang. Hindi yung ano, eh. Fight, hindi, bang, fight, hindi, gano'n. Bayan, Bak na lang, gano'n yun, eh. And yeah, it seems like gano'n nga ang plano ng Aura PH ito. They actually failed 2 times already on initiating a fight. Dahil, again, yung kit ng BSB dito is way too better. Yung sustain is way too better. Drix can target 2 to 3 heroes quickly. Unlike JP, na parang isa lang ang kaya. Kapag if ever napahiwalay nila ang BSB dito, pwede na naman makapull off yung Aura dito ng isang gamol na move. Shinbu, ha? Iba na yung playstyle ng Aura, pick up. They're very willing to burn so many things just so makita sila kung saan nagtatago yung mga pwesto. Ang maganda dito, alam ng BSB. Yes. Basa ng BSB ngayon na yung adjustment din ng Aura. Alam yung group up na yan. Kailangan maging alert ng BSB. Sabi ng BSB, lamang na tayo tol, eh. Huwag tayo talaga papahuli, papagulang sa Aura. Kasi pwede ng gulangan ngayon ni Ana. He has the immortality. Mind you, naka-vengeance pa rin to, Shinbu, ang side ng BSB. So hindi mo, alam, ayaw mong sayangin yung attacks mo na may vengeance lang ng kalaban. So BSB doing a great job, but I think the problem here is they're waiting way too much for Aura to attack. Kasi Aura pa yung nakapagbasag dito sa baba. Things are stalled out. Clearly, gusto ng Aura yata to i-close out, pero BSB, they're very careful on their approach. Ang problema lang, BSB yung may lamang, eh. Oo nga, eh. So, BSB yung lumalamang. So, ngayon na, hindi mo nakakuha ng gold po yung Aura dito. Nakakuha nila, pastuhan. Ooh! Ay, naku! Naku, nag-medicapon! Ladies and gentlemen, nagkadalihan! Ano sa may pinaharapan? They went for the Angela. Pwedeng mawala yung generation yan, pero JP would be the main priority. He utilizes the terrain just so we can dash out. Unstoppable though, si Green yung naiwan dun tol. At walang magawa si JP sa dive ni Ana. Talagang iko-commit siya. Dalawa yung nawala na. At mabahap dito, buhay pa rin si JP, mga tol. Isa pa, priceless, hindi.
nakahagit pa rin ni Drix. Ladies and gentlemen, nasundot pa rin. Tatlo na lamang natitira sa bawat kukunan natin sa gitna. Wilson, mabubura. Drix naman ulit para kay Rafflesia. He will point forward. That's gonna be it. The opening will cast and of course commit again for the dive. Unlocks the godlike. Kiluwas naman nag-aantay na lalapit si Trevor. 2v2. Hindi. 2-4-3. Namatay, no? Namatay si Kapwan, no? Natuloy si Kapwan, no? That was a 2-4-3. That was a 3-4-3. That was the right choice for BSB to fight that fight. Kasi hindi na mapatay. Man, Frank, si JP, hindi niya nakaya yung Uranus kahit pa may Angela. Let's look at the Gillette instant replay. That was, the right decision of Ana to dive that second tier tower. Dahil kung hindi, pwedeng buhay pa si JP dito at ma-outplay sila. Unfortunately for Cup 1, nahuli siya. And that was, again, another right decision for Team Aura PH na, eto na, huli tayo, we need to back. Now, BSB, after that fight, Shibu, I think na-realize na nila na hindi sila kagad patayin. Hindi sila kaya kagad patayin. And I think dapat sila na yung gumangster. Sing init ng gera sa Twitter. Aura PH versus bahala si Buknoy. Tingnan natin mga kaibigan, because the Lord here, pinasimulan na ulit ng mga membro ng BSB. Tinalo ng kagad si Paring Grid. There's a Muslim target stag easy at wala silang takas kay Drix. Tapos si Ana into the front line sa may pinakalikod. Look at Kiluwas! Lord Kiluwas, though! Si Kiluwas, pinipigilan niya sa Ana. At alam si Kiluwas na dumating dito si Drix. May kasamang Angela. Iko-commit ngayon nila kill BJ. Kung sino man makita nila doon sa may Lord, patay si Kiluwas. Immortality pop, wala nang takas dyan. Sububok ba back up? Dito si Rafflesia, he went for the buff. And things are falling apart para dito sa Aura PH. BSB, man, they hold the line doon sa may bandang Lord Pit. Kiluwas was trying his best to negate Trevor doon sa kanyang puppets on a string ultimate. Pero hindi mo mapipigilan yun kahit mag-brown out sa sanib ka pa rin eh. Oh. Doon sa ultimate ni Trevor eh. Hindi siya recall. Hindi siya recall. Kung recall yun, pwede sana, Shin. Ladies and gentlemen, things are getting heated. BSB has taken full control of this game. Ladies and gentlemen, 11-17 against Aura. And Shin? Feeling ko BSB. I think game 3. I really think game 3. I think BSB is still playing the safe, even though alam na nila sa mind nila na hindi na sila kaya patayin. Madidiscover nila na yon bandang mid team fight, and Aura PH, they know na hirap na sila. Kaya yung ginawa ni Kiluwas kanina was ginambol niya na eh. Baka mali to yung Aura PH, yung BSB, baka pumunta sila dito at kami pa yung makakuha ng isolation base. Check na si JP. Hindi na yun magpa-function properly. Ang pag-asa na lang nila si Kel o kaya si Grid. Si JP, hapuli na lang yan hanggang sa dulo. Nang walang hanggan. Nang walang hanggan talaga. Mahirapan siya. JP really needs to get the Angela. The Angela is the main target here for Aura PH. Without the Angela, bawas ng onte yung strength ni Drix pumasok eh. But still, yung damage output ng BSB, I think yung 4 enough na eh. Kahit wala yung Angela, no? Napaka-patient din talaga ni Rafflesia. Wala talaga mission. Shutdown Drix. Drix na lang, no? Like, shutting down Drix, sorry for saying this, pero it's close to impossible. Like, paano mo naman isang ka-crowd control si Drix? Oo. Makakasundot si Drix. Walang pang-stun ngayon. Walang pang-crowd control para kay Drix. Unless, batuhin ng skateboard ni JP. Yun lang, nakikita ko talaga. Ito ang hirap i-land nun eh. Hirap i-land nun, men. Sa totoo lang. Kapag ling yung kalaban mo, ang hirap i-land ng Dauntless Fleet. Oh. Even the Tyrant's Rage. Mahirap i-land. Unless, abangan talaga ng tama. Tyrant's Rage. Pagkabagsak ng Tempest of Blades, Dauntless Fleet mo, baka pwede, pero kailangan nyo siya i-burst. And again, may Angela. At mukhang eto na, Shin. Nakuhuli. Pero tingnan mo kung gano'ng kumalang damage. Kahit nga si Ana na lang yung ginagamit nila para ma-zone out dito ngayon si Grid, at di pa rin nga nila mapatay si Ana. Ganon sila ka-pulsured. Pero boy, si Kiluwa siya. Backline niya. 2v4, ganon sila ka-init, Paul. Hindi pala. 3v4 naman kasi may Angela na sumanib dyan. Habang si Kiluwa siya, ang layo ng narating. Immortality, men. Grabe, nag-upcourt violation.
Galit na actually ang BSB. They know their capabilities. I think nga pwedeng hindi na bumalik si Kiluwash eh. Doon sa part 10, 4 on 2. Ang laban hindi na mapatay ng Aura PH. Yeah. BSB right now, kung titignan mo sa siyensya, clear na lamang na, wala na. Hindi na sila mapapatay agad. Ang hirap na nito kung ikaw ang Aura PH. Kanina pa rin tayo sabi ng sabi din ng BSB, tol, medyo alam natin in theory, if the team is, ano yan, may basic theory yan, if a team is leading, bakit di pa tapos, di ba? Parang gano'n. Oh, so, my. There's a signal for that Aura is gaining some good control for this game. Aba! Oh my God. Kapagat si Pagkwan, willing sila gamitin pala yung kanyang ultimate para kay Kapwan. So, buwelo na ngayon. Uli si Grid. Mr. Briggs, actually, hinahabol na pala ni KLBJ si Briggs dito. Sinek siya ni Ana, lumapit kay Trevor. Tatanon yata si Rafli siya kahit papano. Hala, tol. Kinakaya oh din ni Kiel. Kinakaya rin ni Kiel pala lumapit. Oh my, the king is now here. KLBJ, nagkaubusan. Nice slam dunk. Look. Two heroes. Wilson is under a minute sa kanyang death timer. Aura PH clutch burst para kay Wilson and Kapuan. Ano nang item ni Gil? Ano nang item ni Gil? Parang hindi na ano yun ah. Full online na yan si Gil. Well, sinabi natin eh. Sinabi natin huwag na umasa kay JT eh. Hindi talaga pwede kay JT. Grid na talaga eh. Grid Kiel talaga eh. At kahit si Grid natutulad kay JT eh. Oo. And gagawin si Kiel. Walang obvious counter kay Kiel. Wala. Ang hirap. Kailangan nila ng kailangan atakin ni Drix si Kiel para makatay. Pero clutch! Oh! Night still there coming in from Drix, ladies and gentlemen. Nakuha na ni Ana yung kanyang atensyon. Sinamahan pa siya ni Angela. Ladies and gentlemen, Kiluwas is there. Wala yata mga kabakap. They would stop on that part. Aura lost that one. Big time! Napakaganda. Nakalimutan nila ata na may retry si Drix. Oo nga eh. Si Bobby Drix. Niris nila yung take ng Lord. Akala nila mabilis sila, but mind you, medyo mabagal kasi ang ano eh. Medyo malambot talaga ang Yishun Shin. Ang hirap yan mag-lord mag-isa eh. Oh my glove! BSB on the verge to victory. Bobby Drake showing up. Let's look at the Gillette instant replay. Nasa gilid, malayo dito si Drake. Boom! Boom! Drive-by, tol! Hugot bakla! Buti ka mo. Kung paklara ni Snatcher sa Kiyapo. Snatcher sa Kiyapo, Jutsu. Magugulat ka na lang. Yung wallet mo, ganun yung ginawa ni Drix. Dumaan lang. Dumaan ng isang mabilis. Let's at nagulat ang Aura PH. Luminous Lord, here comes the charge, Shindu. Patanon, Debre, there goes the charge. Actually, they can send someone, pero of course, they start fighting. Raplesha deciding when to jump. He actually cancels. Things are crumbling na nga pangra dito sa Aura. The Lord, yung kumakatok na, butas na sa taas. At may papush pa sa baba. Itong base ngayon ng Aura, BSB, is now pressing the issue. And they want to push this game towards the 3. Nagkaroon ng dalawang crucial pick-offs yung Aura PH kanina. Gusto sana nila kunin yung Lord. Pero mukhang expert ka. Una nila dito si Trevor, ha? Oo, pero tignan natin. Na-check din na lunan si Ana dito online na online si KLBJ. Ang hirap lang talaga habulin. Ay, naging game. Nauli dito si Ana. Monster Kling. KLBJ. Naging gate. Pumasok sa kamatayan. Binagsakan ng gate eh. Parang nagjutsu si Yama to. Oo. Man. KLBJ is full items now. Oh my. What a pick off. It seems like BSB, I can feel that they're having problems in their communication. If they're going to go or not. But here we go, Wilson with the Black Dragon form. JT, the stress is out. Greed, siyang mo na mawala dito, Shinbu. Nako, Winter Transition, tol eh. Hindi nga eh. Kayang antay ng mga member dito ng BSB. At mukhang gumambol nga talaga. Mga member dito ng Aura, as they try to press in, hahabulin sila hanggang sa dulo. Kita mo naman, iikot pa rin si KLBJ dito. Backup kay Kiluwash, pero alam ni Wilson, he will win the trade. Chase down after the Dragon Tall. Bricks na sumundot doon, tol. It's a legendary. There is the shutdown. May minions pang darating doon sa may pinakababa and the death timers are too much against Aura PH. Ladies and gentlemen, that is the game. That is the final push. KLBJ was too far away for Aura PH to get that team fight. BSB forcing game number 3. Yeah, delay na lang ni Raplisha. Pero nakita na nila lyrics ni Raplisha eh. Alam na nila yan mga kaibigan. It won't be something like Onyx.
we have a game number 3, BSB.